Hello, na-miss nyo ako. Absensya na, medyo naging busy kasi itong mga huling araw. Pero ngayon, babawi ko. Ito, medyo simple lang to. Bukas, simulan natin yung mga putahin na medyo okay. Okay pa rin naman to, kaya lang simple. Ito, yung ating chicken, lagyan natin ng asin para may lasa na siya, may timpla na siya pag-isa natin. Ating mga ricado, patatas, carrots, tapos yung mga panggisa. Sa kawali, mag-isa tayo ng bawang. Masyadong busy kasi alam niya na magpapasko. Pasensya na. Isiningit ko lang yung itong na nagawa ko kasi ilang araw na, isang linggo na yata, no? Sorry. Lagyan natin yung sibuyas. Bukas, medyo mag-ano tayo. Magluto tayo nung para sa Christmas. Pre-Christmas, mas maaga. Pati pag-salad, papakita ko sa inyo. Kamatis. Yung kamatis, i-wilt muna natin para paglagay ng ating chicken. Na siya, na durog na natin siya. Ayan. Durugin natin siya. Pwede siyang itula lang mismo, masarap po siya. Pero, nasa inyo po yung kung gusto nyo dagdagan pa ng tomato sauce. Ako parang kulang kasi yung itong kamatis, kaya dadagdagan ko ata ng tomato sauce. So, ilalagay na natin si chicken. Kayo ba, ano bang handa nyo sa Pasko? Mag-ano tayo bukas? Maggagawa tayo kasi 22, 23 ngayon. So, bukas medyo busy na tayo gagawa ng ating mga pang Noche Buena natin. O baka nga mamayang gabi, gagawa na ako ng iba. Yan. Haluin natin, tapos takpan natin siya ng, hayaan natin siyang mainin. Ano ba ang tawag dyan? For 15 to 20 minutes, pero balik-balik na rin pa rin natin siya. Tara, magpantay yung yung luto niya. Tapos, medyo hugas-hugas pa na tayo para hindi madagdag ang ating hugasan. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. Medyo nagsabaw na siya. Lagyan na natin yung ating carrots para sumabay na siya ng palambot. Tapos takpan uli natin ng 10 to 15 minutes uli. Dagdag na rin natin ngayon, medyo malambot na yung carrots, ang ating patatas. Dagdagan natin ng 1 cup of water. Pero kung gusto niyo talagang malapot lang siya, huwag niyo nang dagdagan ng tubig kasi natutubig naman po siya. Eh ako kasi nagmamadali tayo, may malakas yung apoy ko kaya dagdagan ko yung ilagay ako ng water. Tingnan natin siya lumambot sila. Actually mabilis lang 'to. Kasi mamaya may asikasuhin na naman ako kaya pinilit ko lang na makapag kasi matagal-tagal na rin. Pero mamayang hapon magawa ako ng salad, di papakita ko rin sa inyo yung sunod ng mga araw. Pero bukas for sure meron akong bago. Ito medyo malambot na siya. Lagyan na natin si tomato sauce. Ang kasi, late ko nilagay yung tomato sauce na kailangan lutuin nyo at ma-incorporate din siya sa inyo niluto. Kasi mahirap magpalambot ng mga gulay, ng patatas sa pag nailagay nyo ng tomato sauce. Kaya kailangan medyo napalambot nyo na ng konti yung mga gulay nyo bago nyo maihulog yung bago nyo ihulog yung tomato sauce. At saka, kumbaga,
naka-build na kayo ng lasa. Kaya nyo ilagay ang ano, ang flavor, ibig ko sabihin. Tsaka timplahan nyo na, kasi ang tomato sauce, mahirap na magtimpla kapag nailagay nyo na yung tomato sauce, kasi maasim-asim siya. Kaya dapat establish na yung alat nyo bago nyo ihulog yung tomato sauce. See? Simple lang po. Medyo iano na lang natin siya yung... Ito po, sugar po ito ha, pala. Lagyan natin siya ng sugar for umami taste. Ngayon, tingnan nyo, nag-iba ang kulay nung nilagyan natin ng ano, ng sugar, di ba? Magic. Tapos, paminta. Oops, nakalimutan ko po lagyan. Kasi nga, nagmamadali. Pero, promise, pasok sa banga ito. Yung mga tipong nagmamadali ka lang, pero masarap yung niluluto mo. Yan, ako, ang bango na po. Ilan pa natin ang ano, ang sugar. Mabango na po siya. Ako, umaamay niyo lang, mabango po siya. Promise. So, medyo hayaan na lang natin siyang walang takip para medyo masimmer po ng konti at lumapot ng konti yung ating sauce. Ayan na, ating finished product. Tinulog na natin ating bell pepper. Diyan na natin papatayin ang ating ating fire. Naku, mabango po siya, promise. At ito, kahit kinabukasan po, mas masarap siya pag hinayaan. Yung sabi nila, bahaw. Ayan, ang ating finished product. Thank you po. Merry Christmas!